guys, welcome back again to my YouTube channel. And today's video, gagawa ko ng pork belly with preserved mustard. So keep watching guys, so don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. So first guys, boil mo tayo ng water. At pag na-boil na yung water guys, lagyan nyo ng salt. 1 tablespoon of salt. Saka natin ilalagay ang pork belly. At pag nailagay na lahat, takpan na natin. Then, wait natin ng 45 minutes or 1 hour guys. Pwede. 1 hour later. After 1 hour guys, take out na natin yung pork belly. Then, after 20 minutes guys, cool down muna natin. Then, bago natin i-deep fry. Meanwhile. At kaya naman guys, hugasan ko muna yung preserved mustard. Kailangan kasi hugasan ng mabuti, then ibababad ng 2 to 3 hours. Kasi yung preserved mustard guys, sobrang alat. So kailangan natin hugasan ng mabuti para pag nahalo sa pork belly mamaya, hindi siya maalat. So ayan guys. Then after 2 hours guys na nasok sa water, ngayon naman i-rinse ko muna bago ko i-chop para mamaya pag na-fry guys, hindi siya maalat. So ganyan lang guys, kadali. Ngayon guys, i-chop ko muna yung preserved mustard. Then make sure guys na i-rinse well para hindi maalat guys mamaya pag ihalo natin sa pork belly. So, ganyan lang ka-easy guys na i-chop yung preserved mustard. Kaya naman guys, mag-heat tayo ng pan. Lagyan natin ng olive oil. At pag mainit na yung oil guys, saka natin lalagay yung preserved mustard. Ipa-fry lang natin ng... ang ginagawa ko kasi guys, 1 hour ko siya pina-fry bago ko ilagay yung ingredients. Para mas masarap yung lasa guys pag inalagay sa pork belly. So ito guys yung pinakamahirap lutuin, yung preserved mustard na may pork belly. So kailangan lutuin mabuti yung mustard guys, i-fry ng mabuti para masarap yung lasa niya pag nailagay na sa pork belly. So ngayon naman guys, lalagyan natin ng soy sauce, dark soy sauce.
And ihalo lang natin ng mabuti. And pagkatapos guys, na mahalo na mabuti, saka na nilalagyan ng white sugar. Huwag masyadong marami guys, yung sakto lang. Tikman nyo na rin guys kung maalat or kulang sa soy sauce or kulang sa sugar guys, para alam nyo kung ano yung lasa or timpla. Ito kasi yung pinakamahirap lutuin guys, yung mustard. Tingnan guys, transfer mo natin sa plate, sa bowl, then set aside natin after. Meanwhile guys, mag-heat tayo ng pan. Lagyan natin ng oil. Guys, habang hinihintay natin uminit yung oil, lalagyan ko muna ng dark soy sauce yung pork belly para pag na-deep fry guys, may konting lasa. So, ganyan lang guys yung ginagawa ko. So, tribal lang guys. Dati guys, hindi ako marunong magluto niyan. Pero pinag-aralan ko talaga siya. Pati yung pag-fry ng dried preserved mustard or dried mustard, saka yung pagluto ng pork belly. Dati hindi ko siya alam guys, so nung natuto na ako, so lagi na sila nagpapaluto. So ayan guys, mainit na yung pan, so lagyan na natin yung pork belly. So mag-ingat lang guys, kasi kung mainit yung oil guys, tatalsik yung oil, kaya be careful guys. At ngayon guys, luto na. So kailangan nating lutuin din yung kabila. So ayan guys, so half cook lang guys, both side, hindi masyadong luto. So ayan guys, kailangan ko pang lutuin yung kabila para mamaya madaling guntingin guys. Pag okay na guys, transfer lang muna sa plate. Ngayon guys, kailangan na natin i-slice yung pork belly. So bago yun guys, gumamit muna ako ng scissors. So kailangan kong guntingin yung balat ng pork belly guys bago ko i-slice, para mas mabilis at saka para equal yung laki or hiwa ng pork belly guys. Guys, ako lang nakaisip na gamitin yung scissors kasi mas mabilis pala na ihiwain yung pork belly kapag nagunting mo na yung skin niya. And yun guys, successfully naman guys, ang ganda ng outcome pagkatapos nilang guys. At naisip kong gamitin yung scissors. So ayan guys, tapos na. Ngayon naman, i-slice na natin. Pero kailangan pantay yung both side, para mamaya pag nailagay sa bowl guys, kasi i-steamin ko pa yan ng 4 hours. So ayan guys. So ayan guys, okay na. Then ngayon naman, i-slice ko muna yung pork belly. So ayan guys, buti na lang naisip ko na guntingin muna yung skin. So ayan, mabilis na lang na-slicein guys. So ma-slice guys, transfer ko muna sa plate. Then ganun din yung gagawin ko sa ibang pork belly guys.
guntingin ko muna yung skin, then saka ko i-slice. So, same lang guys, ng procedure. Kita nyo guys, pare-pareho na sila ng size. Dahil na nagunting ko yung skin ng pork belly. So, buti na lang guys at naisipan ko talaga. Kung hindi, mahihirapan na kong pantayin. Yan lang kadali guys na slicing yung pork belly. So, when it's done guys, kailangan natin ilagay sa bowl. Pero first muna, lagyan muna natin yung preserved mustard. Bago natin ilagay yung pork belly guys, kailangan yung skin ng pork belly nasa baba. Yun, saka natin lalagay yung preserved mustard sa top ng pork belly. Dapat gandahan din natin yung paglagay ng pork belly guys. This is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. So ngayon guys, ready na. Ngayon naman, napakulo ko na yung steamer. So kailangan kong ilagay isa-isa sa loob. Then, steam ko ng 45 hours guys. So ngayon, takpan na natin. Ito yung pinaka mahirap lutuin guys. Pero ito yung pinaka masarap sa lahat ng dish na naluto ko dito. So ito yung pinaka paborito ko guys kasi masarap. 5 hours later. Guys, luto na. Guys, i-transfer ko muna sa plate. Guys, bago natin i-serve, kailangan natin i-transfer sa plate. So, ganyan lang guys. Dapat dahan-dahan lang yung pag-transfer para hindi kayo mapasok kasi mainit. So, ayan guys. Tapos na. Ready to serve na. And that's all for today's vlog guys. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless. See you in my next vlog. Bye!